What's up, mga kumain kuntigang? O, kumusta na po kayo? Kayo po ba, mga kumain kuntigang, ay namumroblema rin sa mga sinasabing mga kasamaan na ginagawa ng mga tao na nasa paligid po ninyo? Katulad nino, katulad halimbawa, ha, mga kumain kuntigang, yung mga pakialameran yung mga kapitbahay o yung mga kaibigan yung mga palingharap na mga inggitera o yung mga office mate po ninyo at makatrabaho nyo na lagi na lamang kayong pinagdidiskitahan at lagi kayong ginagawa ng kung ano-anong mga issue. Lagi kayong pinasasama, ha, mga kumare kuntigang. Kasi bakit nga? Kasi sila po ay inggit nga sa inyo. Kaya sila po ay nakakaisip nga po na gumawa ng kasamaan para kayo po'y mapasama at kayo'y para bumaksak, mga kumare kuntigang. Ah? Naku, paano ba ang gagawin natin dun? Eh, ganito po, ha, mga kumare kuntigang. Kung kayo po'y namumblema sa mga ganyan, eh, eto po. Tayo ngayon ay may gagawin na isang napaka-powerful na manifesting ritual na kukontra sa kanila. At tayo gagamit ngayon ng isang napaka-powerful pero napaka-simple lamang ng pusa ka, mga kumare kuntigang. At madaling-madali nyo lamang po itong makukuha dyan po sa inyo pong mga kusina. Ano yan? Eto po, ha, mga kumare. Eto, ha, mga kumare. Hindi ba ba nakikita? Nasarapan nyo na nga, eh. Tutupain na nga kayo. Ang ating pong sibuyas. Opo, sibuyas to, ha, mga kumare kuntigang. Dito nyo naman, ha, mga kumare kuntigang. Ako'y taksig na pabili nga ng sibuyas kanina. Kasi alam nyo ba kung bakit? Ay, pagkamura ng sibuyas ngayon, ha, mga kumare kuntigang. Alam nyo kung magkano ang kilo? 65. Opo, ha, mga kumare kuntigang. Kasi ako po kanina may nadaanan dyan sa crossing na parang mga, ano ata yun eh, badyaw ata yun o Muslim. Nako, nagtitinda ng ito. Sibuyas, eh, tinanong ko, sabi ko, manang magkano yung sibuyas mo? Sabi, 65 kilo, tapos yung medyo maliit, 50. Eh, di ako yung napabili, sabi ko, kasi nung isang araw, bumili kasi ako ng sibuyas sa palengke, 100. Yung sa kabila naman, 120, leche, sabi ko, bakit ang mahal? Tapos dito yung kay manang ano, nadaan ako kanina, 65, tapos 50 laang. Ay, sabi ko, eh, ako, bumili na ako ng 2 kilo, kaya eto, kasi naalala ko nga po, na ang sibuyas kasi, ha, mga kumare kuntigang, ay isang napaka-powerful na sangkap na pwede po nating magamit na pangontra nga po sa mga taong may mga maitim na hidhid na mga inggit sa inyo. Maitim na hidhid na inggit? Opo, ha, mga kumare kuntigang, kasi ang sibuyas ay talagang napaka-powerful po na pangontra sa inggit. Ah, paano? Ganito po, ha, mga kumare kuntigang. Teka, baba ko muna. Naku, tinan nyo naman. Kagaganda ng sibuyas, ha, mga kumare kuntigang. Talaga pinisimisil ko. Talagang bintogan, ha, mga kumare kuntigang. Hindi yung mga... Kasi baka kasi yung kaya mura, eh, baka yung loob, eh, parang... Yung basa, yung meron kasing gano'n, yung parang bulok-bulok. Eh, ito hindi, ha, mga kumare kuntigang. Ano siya? Class A, o... Tsaka good quality. O, tingnan nyo, o. Kalalaki, ha, mga kumare kuntigang. Eh, yung nabibili ko sa Robinson, yung 50 pesos, eh, 6 na piraso. 50 pesos yung... Sa ano, yung sa... Walter Mark, ganun din, 50 pesos din, mga 7 piraso, 6 na piraso. E di kamahal, e ito'y, o tingnan nyo, o, 65, e di 2 kilo, magkano yun, 65, 130. O, 130 lang yan, kadami-dami. O, di baga, e di sabi ko yun ako, magigisa ako ng sibuyas. Yan ang ulami namin. So yun na nga po, ha, mga kumare kuntigang, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At yun na nga po, ha, mga kumare kuntigang. For today's video nga po, gagawa tayo ng isang napaka-powerful na manifesting ritual na kukontra naman sa mga sinasabing mga kasamaan ng pag-uugali ng tao na nasa paligid po ninyo. At yan po'y gagamitan natin din ng equally powerful din pong pangontra laban sa kanila, ang ating pong sibuyas. Sibuyas, opo, ha, mga kumare kuntigang, ang sibuyas po ay talaga naman pong pinaniniwalaan na isa pong napaka-powerful pong sangkap na nakakakonta sa mga sinasabing mga kasamaan ng pag-uugali ng mga taong yan na lagi na lamang kung ano-anong mga ginagawa pong mga kasamaan sa inyo. Yun na nga, na ang pinagmumulan po ay ang inggit. Inggit, opo, ha, mga kumare kuntigang. So, paano ba ang pagganap nito? Ganito po, ha, mga kumare kuntigang. Dito po sa ating particular na ritual na ito, may magagamitin po tayong kasangkapan. At yun na nga, ito po ang ating mayroong kasangkapan, mga kumare kuntigang. Ang ating pong sibuyas. At tayo po'y mangangailangan din po dito ng isang piraso pong sili. Kahit ano pong klaseng sili, ha, mga kumare kuntigang, basta't maanghang po. Basta't yung pong talagang nag-iinaso sa anghang. Katulad po ng siling labuyo. Pwede po yung kulay pula o yung kulay berde, ha, mga kumare kuntigang. Dito po'y mangangailangan din po tayo ng
kapirasong papel. Kasi dito po sa papel na ito, isusulat po natin yung pangalan at birthday ng taong kukontrahin at gagamutin natin. At dito po, Hamak Maring Kuntigang, ay mangangailangan din po tayo nito. Isang pirasong pako, yung pong tuwid, Hamak Maring Kuntigang, yung hindi pa nagagamit. Pwede rin po kayong gumamit, Hamak Maring Kuntigang, kahit ano po klaseng pako, pwede po yung mga concrete nail o yung mga pakong 2x2, Hamak Maring Kuntigang. Mas matulis po, mas maganda. At dito po, Hamak Maring Kuntigang, ay mangangailangan din po tayo ng kapirasong taling kulay itim. Kasi ito po ang ipananalin natin sa kanila para manahimik na sila. So, paano ba ang pagganap nito? Ito naman po, Hamak Maring Kuntigang, ay pwede po natin gawin tuwing araw ng Martes o Biyernes o tuwing kabinuga ng buwan. Kung ito po yung gagawin po natin ng pool muna, Hamak Maring Kuntigang, pwede po natin itong gawin ng gabi. Pwede po yung mga around 8:30 ng gabi hanggang 11 o'clock ng gabi, Hamak Maring Kuntigang. Kung ito naman po yung gagawin po natin ng Martes o Biyernes, pwede naman po natin itong gawin ng umaga kapag papasikat po ang sikat ng araw. Ganito po, sa isang pribadong silid na ganito, Hamak Maring Kuntigang, dapat po'y walang tao, walang nakakakita at nakakaalam. Kayo lamang po ang gagawa nito, Hamak Maring Kuntigang, para ito po'y hindi mausok at makontra. Kasi mawawalan po yan ng visa, Hamak Maring Kuntigang. Kukuha po kayo ng isang kapirasong papel, Hamak Maring Kuntigang, katulad po nito. Kasi dito po sa papel na ito, ay isusulat lamang po natin ang pangalan at birthday po nila. At dito po sa ating particular ritual na ito, ay may gagamitin po tayo isang manifesting spell po na gagamitin natin na pangontra nga po sa mga masamang pag-uugali nilang yan. Yan pong orasyon na yan, yan pong nasa screen na yan, ang ibubulong natin sa mga pangalan nila para sila po'y magtigil na ng mga kasamaan na ginagawa nila sa inyo. So ayan po, Hamak Maring Kuntigang, basahin niyo po yan at yan po ay bubulong niyo lamang po ng 3 beses sa pangalan po nila at dito po'y isusulat niyo rin po sa papel kasama po ng mga pangalan at birthday nila. Pagkatapos, so ito na po siya. Ganyan. Pagkatapos po nating maisulat ang pangalan at birthday po nila, kasama po ng ating manifesting spell na yan, yung ating orasyon, ito po ay ating pipetisyonan at hihilingan, na Hamak Maring Kuntigang. Ibubulong nyo po dito yung mga petisyon po ninyo na gusto nyo pong mangyari. Yan, halimbawa, ano bang gusto nyo? Yun na nga, kukontahin kasi natin sila dito, so ibubulong nyo dito na tigilan na kayo ng lahat ng makasamaan na pinaggagawa nila sa inyo. Ganon, Hamak Maring Kuntigang. At i-claim po natin yan. Pagkatapos po, ay kukunin po natin ang ating pamintang durog at ito po ay bubudburan po natin, Hamak Maring Kuntigang. Budburan nyo lang po yan ng pamintang durog. Yan, ganyan. Konti lang po, Hamak Maring Kuntigang. Pagkatapos po, ay kunin nyo po ang isang pirasong sili. Kahit ano po klaseng sili, Hamak Maring Kuntigang, pwede po yung pula o berde, basta't manghang po. Mas maganda po yung mga siling labuyo at ito po ay ilagay nyo po dyan sa gitna. Pagkatapos po, Hamak Maring Kuntigang, yan po ay tiglupin nyo po ng 4 beses, Hamak Maring Kuntigang, na palayo sa inyo. So, ganyan. So, 1, 2, 3, 4. So, ito na po siya, Hamak Maring Kuntigang. Pagkatapos po, anong gagawin natin dito? Kukunin po natin, Hamak Maring Kuntigang, ang ating sibuyas. At ito pong sibuyas na ito ay lalagyan lamang po natin ng bunganga. Lalagyan po natin siya ng bibig, Hamak Maring Kuntigang, kaya hihiwaan po natin siya sa gitna. So, kukuha kayo ng kutsilyo, tapos hiwaan nyo siya, Hamak Maring Kuntigang. So, ganyan. Yan, ganyan, lalagyan natin siya ng bunganga. So, ito na po siya. Ang sibuyas mong ito ay siya po ang magre-represent po nung taong kukontahin natin. Ito po yung mga bunganga nila. So, yan po'y patitikumin natin para sila po'y magtigil na. Kaya yan po'y sasalampakan natin nung ating ritual na ginawa. Ito pong ating papel na sinulatan po ng pangalan at birthday nila kasama po yung ating orasyon at yung ating mga petisyon. Isasalpak lang natin sa mga bunganga nila. Ganyan, salpak nyo. Kasama po nung silid paminta. Oh. Para makahimik na sila, Hamak Maring Kuntigang. So, ayan na siya. Anong gagawin natin dito? Kunin nyo po ang isang pirasong pako at ito po ay itutusok nyo lamang po dito. Yan. Ito po ay ilalagay nyo lamang po dito sa sibuyas para kumbaga mag-sealed na yung mga bunganga nila at sila po matahimik na. So, ganyan. I-sealed natin na ilalagay natin siya dito sa sibuyas kasama po ng ating ritual na ginawa, yung ating orasyon. So, ayan na siya. Oh. So, ganyan po, Hamak Maring Kuntigang. Pagkatapos po, ay kumuha po kayo ng kapirasong panali, yung kulay itim. Kasi tatalian natin sila, Hamak Maring Kuntigang. So, ganyan po. Tatalian natin siyang ganyan. Tantarin niyo po ng tali, Hamak Maring Kuntigang. Higpitan po ninyo para talagang wala nang kawala. Para talaga sila po hindi na makaimik, Hamak Maring Kuntigang. Yan. Talian niyo lang po pa ikot-ikot. Oh, ganyan. Nako po, oh, talaga. Oh, di ba ga? Tingnan ko lang kung ikay makaimik pa dyan.
Ha? Hamit na hamit ka ako i-ano ha? Chismis ko ano ng mga isyong ginagawa mo, kung ano ng mga ini-invento mo. So ngayon, tatarihan ko ng bunganga mo. O diba ka? So ayan na. So ganyan lang po ha, Makmari Titigang. Tarihan niyo po ang bunganga nila para matahimik na po sila. O diba ka? Wow! Oh, so ito na po siya ha, Makmari Titigang. Ganyan po ang magiging itsura niya. Pagkatapos, ano po gagawin natin dito? Ito po ay ilalagay lamang po natin sa ilalim po ng ating mga lababo o sa ibabaw po ng ating mga kalanan. Halimbawa kayo po ha, Makmari Titigang ay nagluluto po sa kahoy. O doon sa labas, diba? Sa dirty kitchen. Tapos syempre, mausok yan. Bawa kayo nagluluto sa mga uling o kahoy. Isabit yun lamang po ito doon sa tapat po ng inyong pong mga kalanan na naususukan o sa ilalim po ng lababo na nadedrainan po ng mga pinaghugasan po ninyo. Doon po sa mismong alulot nyo. Kasi nako, hindi matatahimik yan ha, Makmari Titigang. Kumbaga sila po ay mababalisa, makukonsensya, matitingar-ngar sila, talagang hindi po sila manatahimik. Hindi sila patutulugin ha, Makmari Titigang. At yan po ay pag nag-manifest, nako, titigilan na kayo ng mga yan. Yung ibunulong nyo dito, yun po ang mangyayari ha, Makmari Titigang. At yan po, hahayaan nyo lamang po doon hanggang sa mag-manifest po siya. Wala naman pong definite time kung hanggang kailan natin siya isasabit dyan. Basta't hayaan nyo lamang po siya dyan, matingar-ngar siya dyan, para sila po'y manahimik na. Pagkatapos, magkahalimbawa, napansin nyo yung tinigilan na kayo, hindi na sila naimik, wala nang kibo. Tapos tumahimik na, wala nang kibo, parang tumalab na yung ating ritual na ginawa. Pwede nyo po siyang i-dispose ha, Makmari Titigang. Ang pag-dispose naman po nito, kunin nyo lamang po siya, ibalat nyo po siya sa kapirasong papel, tapos ibaon nyo na po siya sa lupa. Yun po ha, Makmari Titigang, ganun po ang pag-dispose ito. Huwag nyo pong itatapon ito sa basurahan. Pagkatapos po, gumawa na po ulit kayo ng bago para doon naman po sa mga iba po namang nambubwisit sa inyo. Oh, so ito po ha, Makmari Titigang, subukan nyo po ito. Kung kayo po ngayon ay nakakaranas ng sobrang mga problema nga po dahil nga po sa mga taong yan na gumagawa nga po ng makasaman sa inyo, lagi kayong ginagawa ng kung ano-anong issue, itchinichismis kayo, iminamarites kayo, kinaiingitan kayo ha, Makmari Titigang, ito po ang gawin po ninyo. At makikita nyo, kapag ito nang po yung nagawa nyo po ng tama, kapag yan po yung nagmanifest sa inyo, nako, magbabago po ang mga pag-uugali niyan at titigilan nila kayo. Oh, gusto nyo yan? Aba, gusto mo yun ha, Makmari Titigang? So, subukan nyo po ito ha, Makmari Titigang. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. O, diba ga? Oh, so yun po ha, Makmari Titigang. At sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, Makmari Titigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, Makmari Titigang.